Teka, teka. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Ito na si Senyor Ray Pacheco sa programang Teka Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka Teka. Alas 4:30 na sa DWIZ. Oh, what's the agency? Teka Teka. Buenas tardes, magandang hapon Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng... Anong araw ngayon ng... Merkules? Araw ng traditional na baklaran nga pala ngayon, senyora. Ha? Baklaran day, kaya medyo traffic. Ha? Napag-uusapan yung traffic. Ha? Medyo yung ating MMDA, mukhang nagpaplano sila ng panibagong ano. Ha? May panibago silang plano para sa... ad even ba doon sa mga numbers sa may mga bagong coding schemes. Kung ano yung bagong coding schemes na yon, hindi natin alam bilang solusyon ito sa pabigat na pabigat ng daloy ng trapiko ngayon sa Metro Manila. At ngayon naman tuloy naman yung ano yung coding, yung mga number codings, ano? Kaya lang ang number codings natin merong oras. Hindi kamukha nung dati, pag sinabi ngayong hindi pwede, walang oras na pwede kang lumabas. The whole day, hindi ka pwedeng lumabas. So, yun, pinalalabas pa, di ba? Kaya probably, baka ganun po yung inaasahan natin. Anyway, ngayong araw na ito ng Miyerkules, traditional na araw ng Baklaran Day, ika-dalawamput... Tatlumpu na pala? Tatlumpu na? Ha? Bukas tapos na? Tapos na naman sa tangkay ng panahon ang buwan ng mainit na Marso at meron na namang painit na buwan ng Abril. Ito ang pinakamainit pagdating na ng buwan ng Abril. Kasabay yan ng pag-init din ng politika, ng mga kampanya. Kaya hamon sa COMELEC, siyempre marami yung mga pasaway na mga kandidato. Sampulan nyo na. Sampulan nyo daw para at least medyo ika nga ay... medyo maging tameme at medyo ingat din, ha? Baka ho tayo matulad sa Amerika, di ba? Pero kita nyo, napakabalad ng Pilipinas. Ibinaba ng US ang isipin nyo, binaba ng US ang ating disease control na itong advisory nila, yung travel advisory sa Pilipinas sa moderate level o COVID-19 level mula level 3. Kabilang ang Pilipinas sa 13 mga bansa na inilagay nila sa naturang level. Batay sa pinakauling travel and notice advisory, sinabi ng US na mga biyahero na bakunado na o nakatanggap ng booster shots, pinapayagang makabiyahe sa mga lugar na nasa ilalim ng level 2. Ayan. Ayan po ha. Yan ay, alam niyo naman ang Pilipinas ngayon, dominante. Ah, dominante na sa buong mundo ang itong mga variant ng Omicron. Pero ang Islas ng Pilipinas, alaos. Relax lang tayo. Pababa tayo ng pababa. Ha? Pababa tayo ng pababa ang ating kalagayan ng virus dito sa Pilipinas. Kaya yun ang ating kinatutuwa at huwag naman natin tayo maging kampante dito. Anyway, magandang hapon, Buenas tardes, magandang hapon sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas at ganun din sa lahat ng mga kababayan natin na patuloy na sumusubaybay at nanonood sa pamamagitan ng YouTube o ng Facebook. Siyempre, mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng daigdig, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali, magandang merienda, magandang madaling araw, magandang hating gabi. Ayan, lahat na natin ang maganda. Binanggit na natin. Good afternoon, good morning, magandang tanghali. Ayan, dyan po sa lahat ng mga kababayan natin na sa iba't ibang panig ng daigdig. At ganun din, sa buong Islas de Pilipinas, siyempre, binabati natin yung lahat ng ating mga amigos at mga amigas sapagkat kami po ay sabayang napapakinggan sa pamamagitan ng Home Radio Davao, Home Radio Iloilo, Home Radio Cagayan de Oro, Home Radio Jensen, Home Radio Naga at Home Radio Legazpi. Yan po, mga amigos at mga amigas. At siyempre, si Senyor Pacheco pa rin po, ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso, dito pa rin sa palatuntunang Teka-Teka sa DWIZ 882. Ayan. Ano ba mga pag-uusapan natin pa? Siyempre, mamaya po, baka makapanayam daw natin ng Department of Labor dahil yung medyo nakatutok po ang...
ang mga kinaukulan ng ating gobyerno dito po sa maaaring maapektuhan pa nitong pagputok ng Taal Volcano. Anyway, ganun pa man ay siyempre makakasabay ho natin, sabay-sabay yan ha, pati eleksyon, medyo ingat-ingat din tayo at sapagkat doon po sa mga magkakalaban, maganda po magkaroon kayo ng monitor, ha? Mag-monitor kayo, maganda kayo mismo ang titingin, ayan, papansinin ninyo yung mga kalaban ninyo o sa posisyon at isumbong ninyo, di ba? Subukan kayo. Isumbong nyo saan? Sa COMELEC. Yan po ang ipinayag ng Commission on Elections para inihimok po yung lahat ng mga kandidato sapagkat talaga po ngayon, buspusan na ngayon ang kampanya na kung saan po ay 4,000 mga pulis natin ha, sa NCRPO ang nakakalat po para po dito sa tinatawag na bantay eleksyon. Ayan, bantay eleksyon. Kaya inihimok po yung mga kandidato na magano kayo, mag-espiya kayo ha. Espiyahin niyo yung kaninyong mga kalaban. At baka mamaya pag may nakita kayong hindi sumusunod sa health protocols, abay report niyo yung posible nitong paglabag sa eleksyon sa gitna ng kampanyahan. Ang problema dito di kaya magdulot naman ito ng kaguluhan. Yan naman ang sabi ng iba. Kasi habang papalapit po ng papalapit itong mismong araw ng eleksyon, sapagkat sa pagtatapos ng buwan ng Marso, isang buwan na lang. Isang buwan na lang at ilang araw na lang po ay May 9 na at yun po ang pinakatagdang araw ng eleksyon sa buong Islas de Pilipinas. Kaya ito po ang inaano natin ngayon. Ang problema natin dito, paano di kaya magdulot daw ng kaguluhan yung mga sumbungan na yan habang papalapit yung araw ng eleksyon? Dahil kasi alam naman natin, painit ng painit, ha? Painit ng painit kung painit na painit ang gera dyan sa Ukraine, dito po naman painit ng painit ang gera ng salita. Yung taong yan! Yan ay wag mo itutuloy. Yan ay tarantop. Wag mo itutuloy. Ang ganyan lang. Kaya mahirap po 'yon, ha. Minsan no, talaga nagkakapikunan diyan ang problema, yun ang iniisip namin, mainit na mainit po yung word war. Hindi world war, ha. Salita. Word war. Ayan. Nasa pagitan po ng mga supporters. Naku, ang mabigat dito yung mga muyong talaga . Yung mga alalay. Yan ang mga may init. Siyempre, di ba? siyempre, yan na lang sa likod . Yan ang mga nagsisimula ng gulo. Lumalagana pa naman ngayon. Usong-uso ang fake news. Ayan. At hindi man naman kung saan ito nang gagaling, di ba? Kanya-kanya . Yun ang hirap ito ngayong nagawa ng social media, senyora. Hindi ho makontrol ito. Hindi ito makontrol kung alin ang totoo, kung alin ang hindi totoo. Di ba? Yan ang hirap ngayon talaga. At yan po ang lumalaganap at hindi natin malaman kung saan ang gagaling ito at paano kaya matitiyak ng Commission on Elections. Yun ang tanong. Kung sa tunay na ebidensya o yung tunay na ebidensya laban sa isang kandidato, kung hindi niya matiyak, wala tayong masasabing barometro para mapatunayan natin ang isang mga aligasyon. Samantala, una nang iniulat ang umano'y vote buying, di ba? Nagkaluwagan yung vote buying. Hindi naman naiiwasan ba yung vote buying, senyora? Hindi naman may iwasan yan . Yung vote buying, nagaganap po yan sa mga campaign sorties. Hindi nyo napapansin. At ang mabigat dito, di ba nagkakaamin na nga, pag binigyan kayo, tanggapin nyo! Pero wag nyo iboto! Ako iboto nyo! Di wow! Ang galing na yung style niya. Tanggapin nyo! Ako wala akong bibigay sa inyo, ako iboto nyo! Yan. At kaugnay nito, bumuo po ang Commission on Elections ng isang inter-agency task force na maaaring mag-imbestiga kahit na walang mga reklamo. Ayan ha. At medyo yan po ang abangan natin. Abangan natin yung mula po sa meron silang tinatawag na maliban po rito
Maraming mga sasaalang-alang ngayon ng Commission on Elections. Matrabaho sila ngayon. Pero nyo, bumuo sila ng isang inter-agency task force na mag-iimbestiga kahit na walang mga reklamo. May mga puna na tila hindi umano nakikita ng COMELEC yung mga nangyayari na paglabag sa kampanya. Eh kasi, nakikita ko natin, lantaran na po eh. Lantaran na, at simple yan po, eh, nakikita nyo naman kung magpaagaw ng pera. Yung ba, botbayang ba yun? Hindi, nagpapaagaw lang ng pera eh. Botbayang yun? Hindi ah. Papagaw ng pera, dami. Wala ako sa iyo. Oo, di ba? Gawa ng pera. Bot buying ba yan? Kaya hindi ko alam kung ano yung... Ano ba talaga bot buying? Paagaw ng pera? Bot buying? Hindi. Ikaw, bot buying ba yun? Nagpapagaw ng pera? Bot buying? Nagbibigay lang ng pera eh. Ilireport mo ba ng bot buying yun? Ako, hindi ko ilireport yun. May pera ako eh. Yan ako mahirap eh. Baktay ka diha! Ayun, kaya talaga masabi ko natin. Kaya nga yun ang hirap eh. Sino ang kikibo pagbili ka mo ng pera? Sige nga. nagbigay ba ng pera rito? Walo! Walo! Ang bot sa'yo mo! Oh, di ba? Ayun o. Eh, siyempre, ilantaran po yung bot buying. May mga parapol. Yung pamabigat eh. Narapol. Hindi mo mahalata eh. Kaya mga paraming pasimple yan, senyora. Papremyo. Ayan. At kung ano-ano pang mga gimmick na masasabi nating ipinagbabawal sa ngayon sa kampanya sa eleksyon, senyora. At giniit po ng ahensya na lahat ng ito, ang hirap nga, di ba nakausap natin yung mayor ng ng Batangas, isa sa Batangas, sino yun, sa lugar nyo, si Maralit, sabi nga niya, hindi ko kami makakilos eh. Eh gusto namin magbigay ng tulong, vote by eh. Ang hirap, di ba? Ang hirap, di ba? bakit? Umihingi yun ng tulong eh. Ano gagawin natin? Kaya nga pinaniliwanag ko kahapon doon sa NDR-RMC. Bahala po mga local government units sa mga may... Hop, hindi ka makakilos eh. Hindi yung makapagbigay eh. Pag nagbigay sila, vote buying. Ang hirap, di ba? Natatali sila sa issue ng vote buying. Papremyo at kung ano-ano pang gimmick na pinagbabawal. O yan po. Paano yan kung mayroong dumating na, kung natuloy po, na sumabog ang tuloy-tuloy na lumakas itong pagsabog ng Taal Volcano? Paano ngayon yung mga mayor dyan? Kikilos ba sila o hindi? Magahalukip-kip lang sila o hindi? Ang hirap, ano? Kaya... ang hirap po nito ngayon. Yan po ang gusto natin pag-usapan sa mga susunod na pagkakataon. Baka makausap natin minsan ng COMELEC at gusto ko rin liwanagin yung mga bagay na yan. Anyway, ang mahalaga ngayon, meron tayong emergency jobs sa kabila ng mga emergency na mga bagay na nangyayari, yung mga bagay na hindi natin inaasahan. Nakagaya nitong pagsabog ng Taal, Lindol, yan po yung mga hindi natin inaasahan eh. Na siyempre, marami po tayong mga kababayan ang maepektuhan tulad doon ngayon. Nitong pagputok lang nitong nakakalipas na araw, di po ba, marami yung lumikas na mga pamilya ng ating dyan po sa lugar ng Batangas. Ilan yung individuals na yan? Inabot po ng 3,000 yan. 649. At ngayon, nandun sila lahat sa eskwelahan. Ilan yung naepektuhan dyan na hindi nakapagtrabaho? Walang kita. Ayan. De kailangan, bigyan natin ng ayuda. Ayuda na naman eh. Di ba? Ayuda lahat. Talagang ang ayuda, hindi maiiwasan eh. Iba-iba na eh. Ayuda para sa pagtaas ng gasolina. Ngayon, ayuda sa ganitong pagsuputok ng bulkang Taal. Ano naman ang tulong ngayon ng Department of Labor? Ito nga po, at pag-usapan natin yan. At mamaya po, makakausap natin ang ating... ang sekretaryo natin ng Department of Labor sa katawang po ni Secretary Silvestre Bello para po alamin natin pa kung ano yung mga tulong na may bibigay para po sa mga kababayan natin na naepektuhan nitong mga residente na salanta ng pag-aalboroto nitong pong Taal Volcano. Nasa linya na naman natin si Secretary? Wala pa. Habang inantabayan po natin mga amigos at mga amigas ay asahan po na hindi bababa sa 323 piso, ha? Ito po ang mahalagang balita sa inyo. Ang bill rebate, may rebate po ng mga customer ang Maynilad Water Services Incorporated. Ibig sabihin, nasakop ng Putatan Water Treatment Supply Zone Plan at apektado ng water service interruption sa susunod na linggo.
At ibig sabihin, magpapataw po sila ng isang pinansyal na parusa na nagkakalaga ng mahigit 63 million pesos laban sa West Zone Water Concessioner para hindi na sa hindi pangkaraniwan at matagal nitong WSI mula po sa December 2021 hanggang Pebrero 2022. At nabatid na sa 198,350 na customer o water service connection ang kwalipikado po para sa rebate. Ano yung rebate na yon? Eh, medyo mababawasan po yung bayad nyo sa tubig. Ayan, medyo yan po ang sinasaalang-alang natin. At magandang bagay po yan dahil kasi kailangan po natin eh. Kailangan natin puro ngayon mura at libre. At saka ayuda. Ha? Diba? Napag-usapan po natin yung mga ayuda. Naku, ang dami ho ako. Yung ayuda na hinihintay ko, meron pang ayuda na isa eh. Meron daw tayong in-expect na ayuda. Ano ba yung pangilang ayuda yun? Pangatlo, ba? Kung may pangatlong ayuda, ba maganda yan? teka, ang tanong, yung pangalawang ayuda ba na ibigay na? Hindi pa. Bakit may pangatlo na? Pinaplano na pa yung pangatlo. At yung tungkol dun sa libreng sakay sa MRT, pinag-aaralan na para i-extend, ba? Dahil kasi sa, hindi mapigilan yung pagtaas eh. Parang roller coaster ngayon yung pagtaas ng gasolina natin, hindi yung mapigilan. Mientras mo pinipigil, mukhang lalo nanggigigil yung gasolinahan, yung ating petroleum product, senyora, ha? Kaya, ang inaantabayanan natin, meron daw pong inaasahan tayong panibagong pangatlo. Pinag-aaralan po yun, ha? Pinag-aaralan po yung pangatlong, nakita ko yun, yung pangatlong ayuda. At ngayon, yung inaasahan pong extension ng extension ng MRT3. At ang inasahan ko pa, ang inasahan ko pa yung libreng sakay sa buses at saka sa mga jeepney. Napag-usapan ba kanina kagabi? Hindi napag-usapan ano? Walang nag-brought out doon sa pagkikipag-usap kay Pangulong Duterte tungkol doon sa sinabing promise nila na magkakaroon tayo ng libreng sakay diyan po sa libreng sakay dito po sa mga buses at ganoon din po sa mga jeepney, pampublikong jeepney. Kaya gisa no, gusto ko makapanayam ang LTFRB para po kasi sila magpapatupad diyan eh. Anong strategy ang gagawin diyan? Paano niyo magagawa yan, yung libreng sakay sa bus at jeepney? Kasi kinakasana po yan eh. Ha? Sa Abril. Bukas po katapusan na ng Marso. Ha? De Abril na sa Biyernes. Yan po ba ipatutupad niyo sa Biyernes dahil kinakasan niyo na sa Abril. Kaya lang wala kayong sinabi, walang sinabi pong katiyakan kung anong buwan ng kung anong araw ng Abril. Ang dami ho ng Abril. 1-3 hanggang 30 yan eh. Sa ano yan? A 2, a 15, at 16 o sa ano ba? Sa noong libre, isang beses lang ho ba yan? O buong buwan ng Abril? Yan, ang gusto natin tiyakin dito sa sinasabi ng LTFRB. Gusto natin sana makapanayam ito si Direktora Cristina Cacion. Tandaan nyo si Cristina Cacion, ha? Yun ang gusto natin makontak. Si Cristina Cacion, yung director ng executive director yan, ng LTFRB. Para malaman natin, yung inihintay na ating, dahil kasi inihintay daw nila na mailabas yung alokasyon na pondo. Yung ano, may pondo na eh. Yung 500 na pesos, meron na. Meron na pong nakalagay na nakaraan na pong pondo. At anytime, antabayanan na lang natin ng mga mahihirap na mga kababayan natin yung ibibigay na ayuda na yan na 500 pesos sa mga mahihirap. Ang bigat dito, di ba nagbigay din ng ayuda para po sa mga gasolina at sa mga petroleum products sa mga jeepney drivers natin, nagbigay na ng ayuda, di ba? At ngayon, mukhang merong pangalawang ayuda. Pangalawa na ba yun o pangatlo? Basta po ang alam namin, nauliligan lang namin, meron daw pong pangatlo. Ayun, ibig sabihin nakakadalawa ng ayuda. Ayun, pinag-aaralan po yan ha, ng grupong Pasang Mazda na humirit. Pinag-aaralan pa lang. Ang Pasang Mazda pa lang ihirit. Kaya pag-usapan natin yan, baka bukas makapariyam din natin yung Pasang Mazda isa, ha? Doon sa inihirit nilang ikatlong bagsak.
fuel subsidy mula sa gobyerno, bunsod na rin ng hindi maiwasan at ayaw papigil na pagtaas ng ating petroleum products dahil ho dito sa gyera na nagaganap po dito sa Islas Asados, sa Islas ng Pilipinas. Hindi sa Islas ng Pilipinas. Yan. Ano pakialam natin dyan? Wala naman tayong pakialam sa gyera dyan. Eh. Pero kakialam, nadadamay tayo. Kaya kahapon po, tumaas uli ang presyo ng petrolyo. Kaya sabi ni Juan de la Cruz, sige lang! Sige lang! Humihinga pa naman kami! Kaya pa namin yan! Humihinga pa kami! Kaya pa ni Juan de la Cruz yan! Maayos pa rin namin! Maayos pa rin po. At dahil si Juan de la Cruz, marami din sa iba't ibang panig ng daigdig, yung mga nanonood sa atin, dyan sa iba't ibang panig ng daigdig ng mga kababayan natin, eh nagpapadala pa rin ng mga dollar remittances yan eh. Di ba? Sa mga, ang mga Pinoy na yan. Yung mga kababayan natin dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. At yan po ang gulugod, senyora. Yan po yung gulugod ng ating ekonomiya. Dollars yan eh. Dollars ang pinadadala po niya ng mga kababayan natin na tinuturing nating mga buhay ng mga bayani sa iba't ibang panig ng daigdig. Eh, isipin niyo yan. Eh, kaya, sige lang, itaas niyo. Itaas niyo pa. Kung wala pa kayo may itaas, itaas niyo pa rin. Sa bagay, hindi lang mineral deposit ang likas na yaman ng Pilipinas, ha? Ang ating likas na yaman, eh, marami ho tayong human resources. Yan po, yung ating mga OFWs, ang ating human resources. Kaya dollars po ang binibigay nila sa atin. Ewan ko ha, kasi itong gyera sa Russia at Ukraine, mukhang dahil sa gyera po na yan, mukhang lalong mababago ang takbo ng politika. At mababago din ang politika, ang ekonomiya, at ang mga sosyedad sa buong daigdig sa nangyayaring ito. Maging ang US at Europe, hindi nila talaga naunawaan ang mga nagaganap ngayon. Ano? Ang pananaw po ng mga kabataan, nagbago na rin. Iba na rin ang moralidad ng mga tao. Malayong malayo na po sa pagbabago kumpara sa panahon. Sa panahon ng ano? Sa panahon ng mga sinaunang panahon. Laki naman talaga ng pinagbago eh. Okay. Basta ang abangan natin ha, yung mga ayuda na yan. At saka yung tinatawag nating, dagdag na yung extension ng libre. At saka yung inaasahan ho namin, libreng sakay. Ayan. Ha? At saka yung ano po, yung libreng... Hindi. Hindi pala pwede magbigay mga kandidato. Bawal. Pag nag-promise ng vote ba... ewan ko. May tuturing ko manong vote buying yung pangangako pa lang na magbibigay ng pera. Ang bagsik ah. Ang bagsik pala ng COMELEC, senyora. Kaya huwag kayong magkakamali yung mga kandidato na baka ko'y binato nyo! Mamaya, bibigyan ko kayo ng pera! Lagot ka, huwag ka mangangako. Mangangako ka pala na magbibigay ng pera dahil maaari pala nito ma-influensya ng desisyon ng mga botante. Ha? Ha? Huwag kayo mangangako ng pera, ha? Pwede niyo gawin, simplihan niyo lang po. Tus, Mariosep! COMELEC! Bakit doon naman sila sisigaw pa ng magbibigay ng pera? Ibubulong lang ho yan. Nasa bulungan lang ho yan. Mga abutan na hindi nyo makikita yan dahil ang kakamayan lang ho yan. Kaya hindi ho nila gagawin yan. Huwag ko kayo mag-alala. Siyempre, ngayon, sa kabila po na ang sitwasyon natin ay alert level 1 at hindi na ho natin kinakailangan mag-alert level 0, todo kayod ang mga mamamayan, lahat po ng pwedeng mapapagkakitaan, pinapasok na, siyempre naman. Ano pa gagawin natin? Kailangan, kung nakikita kayo ng oportunidad, alam niyo naman mga Pilipino, maabilidad yan eh. May diskarte. Madiskarte ho tayo mga Pilipino eh. Talagang lahat ay gusto makabawi at makatulong sa ekonomiya ngayon dito sa ating bansa. Yamang tayo ngayon ay pababa, samantalang ang ibang bansa, isipin nyo, nakikipaglaban sa virus, tayo hindi na. Ha? Nakakatulong din po itong mga, at least ha, kahit papano, nakakatulong po ng malaki yung mga programa, proyekto at ayuda mula po sa gobyerno at ganun din po sa mga pribadong sektor. Kaya kailangan lang talaga natin maging positibo. Positibo tayo
ang ating pananaw at samahan natin ang gawa. Gawa. Unahin natin muna dasal. Unahin muna natin ang hingin ng pagtulong sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kasabay, sabayan nyo ng gawa. Hindi yung puro dasal lang. Baka naman nagdadasal kayo, paano kayo tutulungan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat kung wala namang paggawa? Kailangan may initiative tayo. At ang ating pagsisikap ay hindi ho matatapos sa pandemya. Tayo ay patuloy na magpapaunlad para sa ating pamilya at sa ating bansa. At siyempre, magbabalik po muli si Senyor Ray Pacheco pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Ito pa rin ang Teka Teka sa DWIZ. Teka Teka, alas 4:30 na! DWIZ! Teka Teka, alas 4:30 na! Hola! Buenas tardes! Magandang hapon muli! At nasa ikalawa tuling bagi tayo natin palatuntunang Teka Teka sa DWIZ. Si Senyor Ray Pacheco pa rin po ang inyong kaboka-boka ngayon pong bisperas ng katapusan ng Marso. No? Bisperas na dahil bukas, huli na. Sweldo! Sweldo nga pala bukas. At siyempre, binabati na natin si Larino Rivera, Angelo Redaha, ng Malolos, Bulacan, Ricardo de Guzman. Good afternoon sa inyo, Ray Ramon Abadillo, Joby Cabalquinto ng Home Radio Jensen, General Santos. Gliseria Pugao, Pacaira, from Binondo, Manila. Teka, sila Marie Kyler. Good PM sa inyo, Ray. Ito yung sa Hong Kong, di ba? Carlos C. Good afternoon, Teka Teka. Still no one from Taiwan. Ayan, from Taiwan. Ramon Abadillo. Good afternoon, Senyor. Stay safe. Listening from Santa Rosa, Laguna. At binabati rin natin sila Louis Gulia ng Cabuyao City. At siyempre, yung pamilya din ng Mr. and Mrs. Lorenzo at Ruth Gulia, dyan po naman sa Nueva Vizcaya. Alayo, no? Alayo din. Mga nanonood naman sila eh. Pag oras na hindi sila nakikinig, nanonood. Sa Baguio din, marami po ang mga nakikinig. Ang lakas, meron pala tayo sa Baguio, no? May radio pala tayo sa Baguio. Yung iba naman po, nanonood. At maraming salamat sa inyong panonood mula dyan sa Baguio City. Andyan po ako, ha? Nakikita nyo naman. Andyan po ako sa Baguio. Sa darating na mga Abril, andyan tayo. Nelson Malinaw, uy, magandang hapon sa inyo, Ray, God bless. At ganoon din si Seth Malinaw, binabati natin mula po sa Commonwealth Quezon City, at si Tatay Pedroso ng Payatas, Quezon City. Restituto, no to corruption, no to Marcos Duterte dynasty, no to cronism. Ayan. Cronyism. Okay, restituto tuto. Okay, maraming salamat. At meron pa ba? Ayun, yung mga taga-Bicawaya, sila Edith De La Cruz. Nako, sabihin mo Edith De La Cruz, sabihin mo kay Engineer Barreto, wala pang hopya. Yala. Pero bukas, baka hindi umabot ngayon. Baka daw bukas, may hopya ka na. Magagaling sa Malhakan, Bicawayan, Bulacan. Yan, nakakatikim dito. Sige, pareho sila taga-Bicawayan. Siyempre, mga taga-Bicawayan, sila sa tour, sila Baby Mercado, ayan, at si Mama Rose. Ayan. Meron ba tayo babatiin? Lahat na batiin natin, no? Okay, at Chang Kudisa, Kudesya, ng Jensen din. Ayan, Jensen, Champaka. Sino pa ba? Meron pa tayo nakalimutan nata eh. Si Audrey Medina. Ayun. Si Jonel Beltran. Ito yung talaga si Jonel Beltran, itong taga-South sa Seoul, Korea. Alam mo, Jonel, ang daming nanonood lagi ng mga Korean film dito sa Pilipinas. Ang daming talaga, kaya marunong ang mga Pilipino ng Korean eh. Kaya kala mo, kaya ako kumawo na lang. Ayun, kita mo, sample yan ha. Ang ganda talaga din. Kumusta na lang dyan sa mga taga mga kababayan natin dyan sa South Korea. Okay. Makakarating din ulit kami dyan. Okay. At syempre, marami po salamat sa lahat na nagpadala ng kanilang mga mensahe at pagbati. Salamat po. Kung may nakalimutan man ako, pasensya na sa mga iba pa. Ayun, si Celo Lagmay, yung po ang aming presidente ng National Press Club. Yan po ang pinakamatagal na naming presidente ng National Press Club. Okay, maraming salamat. At
15 minutos na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Meron tayong report ng PAGASA? Wala pa? Wala pa yung PAGASA natin. Mamaya ho, antabayanan ho ninyo ang PAGASA. Pero gaya po ng sinasabi natin sa inyo, lagi tayong alerto. Alerto sa anumang mga kalabidad na hindi natin inaasahan. Kasi mga hindi mo aasahan yan eh. Sino ba mag-iisip na magkakaroon ng 4 na volcanic tremors itong Bulkang Taal? Oh, at tayo may inaabangan pa tayong big one. At aside from big one, may mga lindol din tayong inaasahan, di ba? Kaya marami pong mga ginagawa tayong, ang mga pamahalaan natin, maraming ginagawang mga paraan para tayo makapagsanay sa tinatawag na emergency preparation. Di ba? Kailangan natin yan eh. Kailangan natin yan, senyora, yung emergency preparation. Kapag dumating yan, ano gagawin nyo? Puro lang ba hold? Kailangan sanayin natin ang sarili natin. At ngayon, tungkol sa pagsasanay, na binabanggit natin, senyora, binabasa ko kagina. Ito, napakaganda nitong ginagawa ng isang pamahalaan. Sandali lang ha. Yamang tayo ngayon dahil may babala po ang P-Box, di ba? Nagbabala po ang P-Box sa posibleng panganib. Ayan, ibig sabihin, kung ganyang nagbabala po ang ating kinaukulan, ang ating mga expert natin ng posibleng panganib ng mga darating, lalo na yung volcanic tsunami, ash fall, at lethal volcanic gas, kailangan o mag-ingat tayo dyan. Ha? Mag-ingat po tayo ng konti dyan sapagkat sa ngayon po, alam natin ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management ay siyempre meron tayong act dyan, meron tayong batas na dapat lagi tayong magsanay, mag-training. Ngayon po, ito yung magandang balita. Meron pong 15,000 individual mula po sa 353 barangay at 2 universidad na nabigyan po ng libreng training kaugnay sa paghahanda sa mga sakuna kalamidad. Kasi alam natin, ang Red Cross sanay rito eh. At nagsasagawa rin doon ng ganitong pagsasanay. Pero meron din po tayong mga ilan. Mula po noong 2017, inilunsad po ito ng National Grid Corporation and Disaster Risk Reduction Training. Meron pa lang itong National Grid. Ito po yung pinagagalingan natin ng kuryente natin, no? Kapag may yung mga kuryente natin ng mga nagbagsakan, 'di ba? Dahil mga bagyo, ayan ang mga kalamidad natin, bagyo, lindol. Gaya ng makikita natin sa larawan. Paki-check na natin yung larawan. May larawan po tayo dito kung paano po ginagawa yung training. Kasama po ito sa ang A2D project sa mga barangay ng Isabela, Ipugao, Quirino, Cagayan, Nueva Vizcaya, Camarines Sur, Leyte, Samar, Southern Leyte, Sorsogon, at Surigao del Norte, mga probinsyang madalas tamaan po yan ng mga bagyo. Yan ang talagang dapat nating mabigyan ng pagsasanay. Kaya nabigyan po sila ng sapat na kalaman at kasanayan ang mga lokal na leader at mga residente sa tamang pagtugon sa mga kalamidad at sakuna. Hindi naman natin may iwasan yan. At sumailalim din ang mga ito sa mga training program alinsunod sa itinakda ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. May batas po tayo dyan eh. Kaya bilang na yung paggawa ng mga hazard risk assessment. Ayan, gaya po na nakikita nyo sa larawan ngayon, yan po yung mga training program, no, na ginagawa po. At ilan sa mga sumailalim sa Disaster Risk Reduction and Management Training ay ang mga residente na naunang tinamaan ng mga bagyong Quinta, natandaan nyo yung Quinta, di ba? Rolly, Ulysses, at alinsunod po sa direktiba nina Henry C. Jr. at Robert Cuyuto Jr. Bukod sa pagsasaayos po ng transmission facilities ng bansa, tumulong din po at ito pong NGCP. Hindi lang inayos yung kuryente natin, tumulong din sila sa pagsasaayos ng mga barangay disaster risk reduction and management committees at pagbuo ng mga contingency plans, communication protocols at evacuation processes.
Ayan, maraming salamat po. Ayan, nakita niyo po yung larawan. Ano? Binabalita lang po namin sa inyo na importante ang pagte-training natin para kung anuman yung mga dumating na mga sakuna na hindi natin inaasahan, gaya ng lindol at mga pagsabog ng mga bulkan at mga malalakas na bagyo. Okay, maraming salamat po. Ayan, samantala, tingnan muna natin ang kalagayan ng panahon natin sa mga sandaling ito mula po sa PAGASA. Mainit, malamig, maulan, maaraw. Teka, ano ba ang weather ngayon? Ano ba ang weather natin, Daniel? Si Daniel Villamil, mula po sa PAGASA. Buenas tardes. Magandang hapon po, Senyor Ray, at sa ating mga takapakinig. Itong ating ulat panahon sa araw na Merkoles. Ano ba ang pinakamainit natin ngayon na naitala? Bale po yung naitala nating heat index na pinakamataas na naitala ngayon ay 44 degrees Celsius po. 40, ano? Ilan? 44. Kahapon po naitala ang pinakamataas na heat index sa Katbalogan, Western Samar po. 44 degrees Celsius ang heat index na naitala. Ah, so hindi pa rin na napapantayan yung index sa Dagupan na 50. Di ba 50 ba? Opo, sir. Yung as of pag-init, yung pinakamataas na heat index na yung pag-init na naitala, sir, ay 53 degrees Celsius sa Dagupan po, sir. Opo. Okay. Lumagpas na ba ang 50? Meron na bang lugar tayo nag-index na tayo ng... Nakasalukuyan po. Wala ba po, sir? Wala naman. 50 ang pinakamataas pa rin natin index. 50, ha? Opo, sir. Okay, Daniel. Okay. 63 po, sir. Opo. Ah, 63? Ilan? Opo, 53. Opo. Aba, meron na pala mas mataas sa 50, ha? Dagupan pa rin yun, hindi? Dagupan pa rin po, sir. Ba't talaga hindi ng Dagupan, ano? Dahil kung gano'n, napakainit pala dyan sa Dagupan? Opo, kasi po, ang Dagupan ay isang coastal city, kaya mataas talaga yung humidity at temperature doon. Kaya pag pinagsama yung dalawang factors na yun, ay mataas talaga yung heat index na naitatala sa lugar na yun. Okay. Sige, tuloy natin. Daniel. So, as of 5 p.m. po kahapon, ayun, minamonitor natin low pressure area, ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Mm-hmm. At inaasahan natin na wala na itong direktang maging epekto sa ating bansa. At sa kasalukuyan ay easterlies na o yung mainit na hangin galing sa Dagat Pasipiko ang nakaka-apekto sa buong bansa. Kaya inaasahan natin na magpapatuloy pa rin itong mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa kasama ng Metro Manila. Bukod na nga lamang po sa mga paulan na may kasamang pagkulog at pakidlat na dulot ng localized thunderstorms. Ang mga thunderstorms na ito ay may malaking chance na mangyari sa hapon o sa gabi. Kaya pinapalalahan na rin po natin ating mga kababayan na ugaliing magdala ng panagdalang sa init ng araw at uminom ng maraming tubig. At lalo na po sa ating mga senior citizen at may mga existing medical condition ay iwasan na po natin lubas ng mga tahanan. Wala namang importanteng gagawin at manatili sa well-ventilated areas. Wala rin po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybay ng ating kapulaan, kaya ligtas po pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. At yan lamang po ang latest sa PAGASA Weather Forecasting Center. Daniel James Villamil, nag-uulat. At sumayin niyo ang ulat panahon. Laging maging handa, ano man ang weather. Maraming salamat si Daniel. Villamil, direktamente mula pa rin sa PAGASA nagatid sa ating orasan. 23 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon sa pinakalagay ng panahon natin. Ayan, umabot na pala tayo ng 63 ha, sa index. Ang dagupan talaga, mukhang matindi pala sa init yan. Ano? Yan ang kinukunan natin ng heat index ha, na umabot po ng 50. Yung pala, umabot pa pala ng 63. Ha? Kaya ingat po kayo. Ingat, inom lagi ng inom ng tubig. Naku, uso ngayon yung mga atake de corazon. Atake de corazon. At lako ang mga mabigat dito, saan ba nakikita natin bumababad ang tao ngayon sa init ng araw? Bay, sa gitna ng mga kampanya. Kaya, mabuti na po, kailangan ligtas tayo na sa pangangampanya, ha? Hindi ko dapat kalilimutan. Nagsimula na po yung pangangampanya na yan, nung pambiyernes, kasi pag local na, talagang medyo kainitan lalo yan, eh. Lalo kung nadarama natin yung init, dito pong papalapit na eleksyon, kung maaari lang po, wala nang tigil ang kanilang panunuyo, di ba? Sa mga tao para masigurong makaupo sila sa pwesto. Kaya lahat po ng paraan, siyempre, gagawin para makakuha ng atensyon. Pinag-uusapan natin yung init, yung painit na kalagayan ng ating, kung paano painit ang kalagayan ng panahon, painit din po yung kampanya. Siyempre, kaya ngayon, nagpalabas na po ang Commission ng Election, ilalabas pa lang pala ng Commission ng Election yung kanilang areas of concern. Ano yung pag sinabi nating areas of concern? Ito po yung mga tinatawag nating mga area na dapat nating isinasaalang-alang ng COMELEC. Yung mga maiinit pagdating sa politika. Ano ba yung mga lugar na yan? Ayon po dito kay Commissioner Garcia, na isumiti na po sa COMELEC
sa COMELEC ng Philippine, eh siyempre nakakaalam niya ng ang police natin, ano, ang Armed Forces of the Philippines, yung listahan, may color coding sila, ha? May color coding. Asahan po ninyo na hanggang Webes, kailan yon? Webes na ngayon, ha? Ano ba ngayon? Ay, Miyerkules, bukas! Bukas po, bukas pala, bukas. Eh, mag-a-announce na po ang commissional election. Yan ang baka makuha natin ng COMELEC bukas, ha? Bukas daw mag-a-announce sa pamamagitan po ng Unbank, i-announce po nila kung ano talaga yung areas of concern. Bukas yan, ha? At binatay po ng PNP yung kulay. May kulay sila eh. Yung klasifikasyon ng mga lugar, kabilang dyan yung mga green, yellow, orange, at red. At dito po, yung green areas, kung mapayapa ang pangkalahatan, mapayapa. Pag nakita nyo yung lugar ng areas ay green, magandang election dyan, magandang, medyo hindi mainit dyan, ha? Na ang inaasahang pagdaraos ng election. Kaya kung yellow, ay may hinala ka dyan yung election-related incidents dyan na nangyayari sa nakalipas na dalawang eleksyon. Kasi pinagbabatayan yung mga eleksyon na naganap ng mga nakaraan. At posibleng presensya ng mga kailangan dyan, nandyan po yung, alam na natin, may mga armadong grupo dyan. At matinding, may mga matinding alitan, di ba? Matinding away, yung mga angkan ng politiko, di ba? Ganyan yan eh. Yan ang dapat ito isaanang-anang natin. Sa kainitan ng panahon at sa kainitan ng politika. Yung yellow areas, yun ang matatawag ding areas of concern. Yung orange, pag orange, yung mga kumena tukoy na presensya ng armadong grupo. Sino-sino yung armadong grupo? NPA. Hindi yun nawawala yan. Hindi yun nawawala yan. At Bangsam Moro. Yan po yan, senyora, ang problema. Na maaaring manggulo sa panahon ng halalan. Kaya dyan po medyo magkoconcentrate yung ating Philippine National Police at ganun din po yung mga Armed Forces of the Philippines. Yung orange, matatawag din nating areas of immediate concern. Ayan. Samantala, yung red, alako, ito matindi siguro yung red. Ano kaya yung red? Ang red, kung pasok ang sitwasyon sa ilalim ng yellow at orange areas, isa sa ilalim po ito ng COMELEC control at mas itututok yung kanilang pagmomonitor pag red, ha? Monitor ng seguridad. Hindi gagamitin yung terminong election hotspots, ha? Ganun nun sila. Eh kasi nung dati, yan ang lagi na. Ano ba ang mga hotspots? Hindi na. Sabi ni Commissioner Garcia, hindi na gagamitin ang terminong hotspot tulad ng napagkasunduan ng National Defense at ganun din ng National Intelligence Coordinating Agency. Kundi magkakaroon ng coding. Ha? Magkakaroon ng color coding dyan sa mga areas of concern, senyora. Kaya habang nakikita natin na ngayon ay ito po ang hinahanda natin ay sa unang araw, nako eh, alam natin na sa campaign rally ng presidensya po, laging punong-puno ng mga tao yan, di ba? Nakikita nyo naman. Dikit-dikitan at maraming, meron bang walang face mask? Di ba sabi ho namin sa inyo, ituro nyo pag walang face mask. Dapat ipaalala, magpaalala kayo. Yung lahat ng mga kandidato, ipaalala nyo yung mga alalay ninyo dyan, at saka yung mga supporters ninyo, na siguruhin laging naka-face mask tayo. Mababa na ho kalagayan natin, baka kayo maging epekto o kayo yung magbigay ng problema para sumirit tayo rito, ha? Yamang tayo, walang problema, eh gusto niyo magkaroon tayo ng problema, eh baka mahirapan tayo sa kampanya. Baka mahirapan kayo sa pagboto ng mga tao. Na kung kailan eleksyon at saka sumirit, eh kayo din na may problema, kayo din mga kandidato. Kaya dapat ipaalala po ng mga kandidato sa kanilang mga supporters na sundin yung health protocols. Pero paano may papasunod kung hindi mapigil yung dagsa ng mga tao, di ba? Nakikita natin yan eh. Ang ganitong senaryo ng pangangampanya sa Pilipinas, nangyari na po yan sa India, natatanda nyo, noong May 2021, kung saan dumami ang tao, ang kaso ng Delta, kung saan 250,000 na namatay. Eleksyon din sa kanila ron. Eleksyon din yon. At sarami nang namatay sa open space na lamang sinusunog. Kung natatandaan po ninyo, sinusunog yung mga bangkay. Panapaalala lang po namin. Yun nangyari sa dyan po sa India.
election po si election time 'yon. At sinusunog na lang sa open space ang mga bangkay, ang iba tinatapon po doon sa Ganges River. Isipin niyo 'yan. Wow, kaya po wag naman sana. Paalala lang namin. Narito pa ang virus. Hindi ninyo nakikita. Paalala po lagi yan ng ating palatuntunang teka-teka sa DWIZ. At with that, si Senyor Pacheco may isang panagsasabing, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at pagsubaybay sa aming palatuntunan dito po sa teka-teka. At minsan pa kami nagsasabing, don't worry, be happy. Adios, hasta mañana. Be happy. Teka-teka, alas 4:30 na!